Hello guys, welcome back to our channel. So, ang video ito ay mag-beheading tayo or pupugot tayo ng succulents or how to beheading stretch out succulents. Yung mga na-stress na succulents natin guys ay i-beheading natin. So, bago natin umpisan ito guys ay gusto ko munang ipakita o ipakilala ang aking mga bagong nabiling succulents noong January at February. Ito na guys ang ating mga bagong succulents na nabili noong January at February. Itong ating Calatheu flapjack. Ito guys ay nabili ko siya ng $8. Ito ay nakita ko dun sa market. Ito guys, matagal ko nang naghahanap sa mga nursery ay wala akong nahanap na ganito or nakita na flapjack. So, nung time na pumunta kami dun sa market ay ito nakita ko guys at kinuha ko na kasi nag-iisa na siya. Saka marami siyang baby dito. Pwede na siyang cuttings. Pwede na siyang ipropagate. Echeveria halbengeri. Nabili ko rin sa market dito guys. Kasama nito. Yung isang nabili ko guys sa market ay nailagay ko na sa paso o nairipat ko na yung ating Verbibum Corsair. Ayan. Super excited. Di na iripat ko na. Stapelia. Ayan. Meron siyang bulaklak guys. Ayan. Ito guys ay nabili ko sa nursery. Nabili ko lang siya ng $3. Euphorbia. Ayan. $3 din guys. Ito ang ating brain. Andito na yung utak natin guys. Yung pangalan niya guys. The brain euphorbia. Echeveria Domingo. Basa ang kanyang lips guys. Kasi kaninang mga alas 7 siguro yon ay minispray ko yung mga succulents. Pinasa ko lang sila. Nagandahan ako sa kanyang kulay at kanyang shape ng leaves niya guys. Ang ating Soro. Kaya binili ko siya. Crassola Campfire. Ito yung isa kong leash wish na halaman guys at finally nakahanap din ako yan Crassola Capitellia Campfire. Meron na tayong Campfire, almost $5 guys. Pareha sila ni Soro ang price. Nabili ko ito sa Bunnings guys. Ay natapos ko nang naipakilala ang ating mga bagong succulents. Ito guys ay full sun lahat at pwede rin sa part shaded. Umpisa na natin ang ating pag-beheading ng ating stretch out na succulent guys. So ito guys ang ating Graptopetalum Purple Delight o crystal. O itong ating i-beheading kasi na sobrang stretch na siya guys. So stress na siya. 2 months na to guys na nabili ko. So ganyan. Kaya na stress to guys kasi nung una nung nairipat ko siya kasi pinakita ko sa isang vlog ko to guys. Yung ginawa ko nung nairipat ko siya ay nilagay ko lang sa part shaded
eh hindi siya masyado na arawan. Kaya ganyan na stress. Yung stem niya dito ay masyadong mahaba ang kanyang gaps dito mula sa kanilang leaves. So, ipupugot natin para magkaroon dito ng panibagong babies. Actually, guys, meron na siyang baby dito na tumubo. Ayan, yung kulay purple doon. O parang pink. Ayan, yung nagtanggalan ng kanyang leaves, guys, ay tutubuan niya ng panibagong baby. Bago natin umpisan ipugutan, ay meron tayong gunting. At kailangan ay punasan natin ng alcohol. O ito. Ito yung gamit ko, guys. Ano ng tawag nito? Kentucky. Meron siyang pre-alcohol ito. Kaya ito na lang ipunas natin, guys. Naubos na kasi yung alcohol ko. Pinang-spray ko dun sa mga succulents na mayroong millibugs. So, ito na lang ang gagamitin ko. Ipugot natin dito. Ayan, guys, napugot na natin. Nabaan ko siya ng pagpugot. Ay, ikakat ko rin siya dito. Tanggalin natin ang mga leaves. Twist lang natin. Ilagay natin dito, guys. Ito, guys, ay hindi siya alagain. Madali lang siya magpa-propagation. Mag-propagate yan, guys. Gagamit tayo ng cinnamon powder, guys, para dito sa ating na-beheading, dito sa ating succulents. Lagyan natin ng powder cinnamon para iwas microbio, para madali siya matuyo ang kanyang napugot na stem. Ayan, guys. At ito rin. Hitip natin siya dito. At dito ko rin siya itutusok ang ating na-cut na stem. So, ito na, guys, ang ating natapos na pagbeheading ng ating stretch out succulents. Mga stress na succulents natin. Pagkatapos na ito na ginawa natin, guys, ay huwag muna natin siya diligan. I-wait natin siya ng 1 week bago natin siya diligan. At sana, guys, ay huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para update po kayo sa lahat ng aking i-upload na video, guys.